Bagyong Carding, bahagyang lumakas pa habang nagbabantang maglandfall sa Isabela at Aurora area. Tropical cyclone wind signal nakataas na sa ilang bahagi ng Luzon. Masungit na panahon asahan sa mga susunod na oras. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Carding sa layong 795 km east of Tuguegarao City, Cagayan. Taglay ang lakas nito na umaabot na nasa 85 km per hour at bugso ng hangin na nasa 105 km per hour. Ito ay kumikilos patungong west-southwestward sa bilis na 15 km per hour. Base sa forecast track ng PAGASA, inaasahang lalakas pa ito bilang severe tropical storm sa mga susunod na oras. Ito ay nagbabanta na maglandfall sa bahagi ng Aurora at Isabela sa araw ng Linggo by September 25 at maaaring hanggang signal number 3 ang itaas sa mga lugar na direktang maaapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, southern portion of mainland Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, northern at eastern portion of Nueva Ecija. Ang mga nabanggit na lugar ay nakataas na ang signal number 1, asahang magiging mahangin o minsan may mga pag-ulan sa mga susunod na oras dahil sa bagyo. Simula mamayang hapon o gabi, asahan ang magiging masungit na panahon sa ilang bahagi ng northern at central Luzon dahil sa banta ng bagyo. Ngayong umaga, sa ngayon wala pang epekto ang Bagyong Carding sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan ring magiging maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero pagsapit ng hapon, may mga ilang lugar na din ang makakaranas ng mga pag-ulan dahil din sa localized thunderstorms. Apektado din ng bagyo ang hanging habagat na maaaring magdulot ng malawakang ulan sa Southern Luzon kasama ang Metro Manila maging sa Visayas Region. Asahan ang malalakas na pag-ulan sa Northern at Southern Luzon simula mamayang hapon. Maging alerto at handa sa paparating na bagyo. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.